Kailangan, tama-tama lang yung paghahalo. Gusto mo subukan? Sige. Dahan-dahan lang. Ayan. Hindi ako perpekto. Alam ko marami akong pagkakamali. Pero alam ko rin na sa bawat pagkakamali kong yun, marami akong natututunan. Ayop na babae ka! Mula sa unang lalaking minahal ko. At kung paano niya ako paulit-ulit na sinaktan hanggang sa nawalan na ako ng pakiramdam. Pag nasaktan ka na dati, hindi mo na gustong masaktan ulit. Akala ko sa pangalawang pagkakataong magmamahal ako, tama na. Ano ba naman to, Alvin? Hindi ba napag-usapan na natin to? Ano ka ba, Joyce? Huwag mo kang pakialaman tong bisyo ko. Ito na nga lang nagpapasaya sa akin eh. Wala na nga tayong makain. Inuuna mo pa yung bisyo mo. Isipin mo naman kami ng mga anak mo. Mga anak? Hoy, Joyce. Si Renzo lang ang anak ko, ha? Yang si Rhea, anak mo yan sa ibang lalaki. O sige, kahit hindi mo na kami isipin, isipin mo naman yung sarili mo. Alam mo ba ginagawa ngayon sa mga adik? Paulit-ulit ka naman eh. Di ba nang sinabi ko hindi ako adik? Ikaw ba si Alvin Astudillo? Ako nga, sir. Bakit? Wala naman akong ginagawa masama ah. Tara, sumama ka na lang sa amin. Teka, sir. Teka, sasama ako na maayos. Mamang pulis! Teka, mamang pulis! Teka! Alvin! Alvin! Nagmahal ako ng nagmahal sa kagustuhan kong itama ang mali. Dalawang beses man akong nadapa, dalawang beses din akong bumangon. Laging may dahilan para lumaban. At sa pangatlong pagkakataon, sumugal ulit ako. Sana ngayon, tumama na. Iniisip mo na naman sila? Sorry, mahal na. Natatakot lang kasi ako. Na maging katulad ako na mga salbay at pasaway mong mga asawa noon. Hinding-hindi kita iiwan. Hinding-hindi kita sasaktan. Pangga, pinapangako ko sa'yo. At sa ating mga anak, nabibigyan ko kayo ng magandang buhay. Mahal, salamat ha. Oy! Ano, tataya ba kayo? Sige. Baka mo na dyan. Uy, Bessie. Musta na? Sukliho. Musta na yung pataya? Naku. Ito, ang tumal. Paano naman kasi ang mga suki ko, no? Nagsilipatan na dun sa kabila. Naku. Hayaan mo na yan, mga walang loyalty. Di katulad ko. Sige na. Pataya na ako. Yung paborito kong number, ha? Naitaya ako na, no? Bayad mo na lang. Advance ka rin mag-isip, no? Pre. Ito na. At ito pa. Sigurado ka ba? Ako naman, dami mo nang nabigay sa aming bibingka. Baka mamaya, wala ka nang kitain yan. Hayaan mo na. Balita ako, pabuti yan ng mga anak mo. Sige na, wala nang hiya-hiya. Eh, si Kaloy, namasada ba? Hindi, nandun. Bantay ng mga bata. Swerte mo talaga kay Kaloy, no? Ang hirap na kaya maghanap ng mga lalaking ganyan. Sana nga hindi na magbago, eh.
Hay nako, huwag mo na igaya yan sa mga suki mo sa pataya na walang loyalty. Tiwala lang, besi. Oh, mahal! Bakit parang ang aga mo naman yata umuwi? Siraan na naman yung tricycle. Pinagawa ko nga sa toddler. Naku, mukhang napapadala si yata yan ah. Kailan mo daw makukuha? Sa makalawa pa. Pasensya na, Pangga. Alam ko, marami tayong gastusin ngayon. Nadagdagan pa to. Sige, haya mo na. Hiram na lang muna ako ngayon kay Tia. Di pa tayo nakakabayad sa huling utang sa kanya, di ba? Eh, siguro naman maiintindihan niya yung sitwasyon natin. Kamusta na si baby? Ayan, ayan. Joyce! Pataya naman. Okay, sige. Naginip ako ng number, baka manalo ako. Ah, oo ba? Nako. Sige. Ikaw na lang magsulat. Ate Grace, baka naman may racket ka dyan. Alam mo na, kahit ano, papatusin ko, kahit yung paglalaba lang, okay na. Ay, nako. May mga washing machine na yung mga kaibigan ko. Pero, sandali. Kailangan ba talaga ng trabaho? Oo eh, medyo kailangan na kasi namin. Di, sa Taiwan, gusto mo? Meron? Sige, sige. Marami akong kakilala, pwedeng tumulong sa'yo. Bata ka pa naman, kaya mo yun. Oh, sige. Ate Grace, pasensya na. Pero hindi ko papayagan ang asawa ko na magtrabaho sa ibang bansa. Makakayaan ako to, malulutas ko to. Mahal. Maraming salamat. Sige na. Mahal. Anong iniisip? Ah, nakakayaan ko na lang na magtrabaho ka. Malayo sa amin ang mga anak mo. Ha? Pangga, wala bang tiwala sa akin? Di ba sabi ko sa'yo, akong bahala sa inyo. Kaloy, gusto ko lang namang tumulong. Anong iniisip mo? Ha? Hayaan ko na lang na mangyayari yun? Ano lang iisipin ng mga kapitbahay natin? Pag tinuloy mo yan, sasabihin nila, walang kwenta? Walang kwentang ama? Walang kwentang asawa? Kaloy! Ay nako, kausapin mo yung ulit si Kaloy. Paliwanag mo mabuti. Ang dami na kaya mga babae ngayon na nasa ibang bansa at ang lalaki ang nasa Pinas. Ako? Sinabi ko na nga rin yan sa kanya eh. Hindi pa rin ako pinayagan. So, anong desisyon mo ngayon? Hindi ko na nga rin alam. Naguguluhan ako. Inisip ko na lang din na siyempre, baka mahirapan siya kung maiwan siya mag-isa dito sa mga bata. Eh, para din naman sa kanila yun, di ba? Kung talagang gusto mo silang bigyan ng magandang kinabukasan, sunggaban mo na. Isa lang dumating yung ganyang pagkakataon, di ba? At kung yung mga batang iniisip mo, huwag ka mag-alala. Akong bahala sa kanila. Pabantayan ko sila. Talaga? Eh, parang anak ko na rin yung mga yan, no? Tsaka para saan pa, kinuha mo ako ninang ng baby Angela na yan. Ang cute-cute ng ina. Tatlo ang mga anak ni Joyce. Lahat ay panganay sa tatlong lalaki. Binububog siya noong una, nalulung naman sa droga ang pangalawa. Pero sa pangatlo, tila sinuwerte siya. Kaya nang lumipad si Joyce patungo sa Taiwan para maging DH, naiwan ang tatlong panganay niyang anak kay Kaloy. Ang pangatlo niyang naging karelasyon. Ma'am, this is your tea. Sige. Ay, Mr. Ting, you scared me. Ah, ni po yung tuwing niyong jayang. Joyce? Ma'am? Take care of pa. I'll be home late tonight. Yes, ma'am. Ouch!
Please, give me the knife. Mr. Ting, you have to give me the knife or put that down. I promise, I will cook you good dinner later. Please, please, please. Okay? Okay, give me the knife. Okay ka lang, anak? Oh! Kanina pa kita sinusunod! Ayaw! Papa, malalate na ako! Ha? Malalate na ako, Papa! Sandali! Sandali lang! Sandali! Ay! Lintik na, oh! Bakit wala ang nanay niyo? Ganito kayo! Anak, 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 init mo, anak. Pa, malalate na ako. Sandali, Ria, tawagin mo ang nanay mo. Tawagin mo ko pa paano to. Anak. Pa, hindi ko sumasagot eh. Tawag mo ulit. Sige na, Rose. Ano nangyayari? Rose, ang init ng baby. Oh my God, ang init niya. Pa, hindi pa rin po sumasagot eh. Aloy, mauna na ako ah. Yung gamot na nireseta kanina, huwag mo kalimutan ipainom kay Baby Angela. At yung beer mo, sa tiyan ilalagay, huwag sa ulo ha. Rose, maraming salamat. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Wala yun. Sinabi ko naman kay Bessie na hindi ko kayo papabayaan. Abantayan ko kayo. So, paano? Mauna na ako, ah. Hello? Hello, mahal. Oh. Ano yung sinat sa akin ni Ria? Kumusta si Baby? Kinumbulsan lang siya. Ano? Kailangan mo ba ng ekstrang pera? Mangga, hindi sa lahat ng bagay ay kailangan namin. Kanina nga, tumatawag kami kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko eh. Nataranta na ako eh. Si Rose wala ba dyan? Talaga kay Rose mo na hinasang lahat. Mahal naman. Sana kahit malayo ka, paramdam mo naman sa mga anak mo na may nanay pa rin sila. Mahal, sa tingin mo ba masaya ako na hindi ko magawa yung mga dapat na nagagawa ko ngayon? Siyempre, nag-aalala rin naman ako dito. Pero anong magagawa ko? Wala nang pupuntahan. Tungusapan na ito. Sige na. Matulog ka na. Bakit na naman gusto mong gawin ko, ha? Umuwi ako. Tapos, ano? Sabay-sabay tayo magugutom lahat dyan. Kaluyin din. Kaloy! Ipaw, pa, tumula, ha? Huh? What did you do to my father? Ma, I didn't do anything. Liar! No! Mr. Ting, tell her the truth. I didn't do anything to you. No! He told me that you hit him. No, Mom. No, I didn't do anything, Mom. Please. Get out. No. Get out. Get out. No, Mom, please. Leave now. I will report what you did to the police. No, leave now. This job. Mama. Leave. Just leave. I said leave. Rose, ayos ka lang? Rose, hindi ka naiiba sa amin, ha? Kami nga, eh,
Tinutulungan mo kami. Kami rin. Handa naman ako tumulong sa'yo eh. Ano ba problema mo? Nagkasagutan lang kami ni Mama. Lagi naman ganun yun. Hanggang ngayon, tingin niya sa akin, black sheep pa rin ang pamilya. Hindi totoo yan. Ikaw na siguro ang isa sa pinakamabait na tao na nakilala ko. Eh kung wala ka nga rito eh, siguro mababaliw ako sa kakaalaga sa mga bata na ako lang mag-isa. Kaya wag na wag mong sasabihin na wala kang kwenta. Okay? Salamat, Kaloy. Swerte talaga ni Joyce sa'yo. Kami rin. Lalo na ako. Swerte sa'yo. Salamat, Juvia. Nakausap ko pala yung recruiter natin. Hahanapan ka daw ng bagong amo. So, pansamantala, gusto mo, doon ko muna sa bahay matulog habang wala kang work, di ba? Sigurado ka ba? Oo naman, ano ka ba? Sino-sino ba magtutulong kung di tayo rin? Salamat. Ko pa ba? Oo yan, kain ka muna. Kasi nabalitaan ko na, muntikan ka na daw mapatay ng amo mo. Ayan, pampahaba ng buhay. Ano ka ba yung problema nung ngayong taon na ano mo pa? Ay, si Bert nga pala. Yung number one enemy ko yan dito. Pero makulit yan, pero mabait yan. Hi, Bert. Hi. Hi. Cute. I'm Bert. Since Bert. Pakit naman. At least kahit pa paano, napapangiti ako. Basta ka ba yan? Tandaan mo, nakasugat at hiwa, hindi yan nakakamatay. Pero, kapag parati ka malungkot, mapapalapit ka niya sa hukay. Oo. Kaya smile. Pero, pag hindi ka bumalik sa kusina, makakatikim ka ng gulpe ni John Cena. Kaya pa ako, kaya. Grabe naman. Nilita ka sa hail. Grabe naman. Nilita sa hail. Smile yan. Kaloka talaga to. Ay, enjoy, pasensya ka na kay Bert. Ganun talaga pange, kasi. Pange. Bakit mo naman ba kasi naisipan magpagawa ng bibingka? Sinabi mo kasi na hindi ka magtitinda ng bibingka ngayon. Eh, nasanay na kaya ako na kainin ng bibingka mo halos araw-araw. Este, Kako, baka hanapin din ang aking mga anak. Simple lang naman kasi itong gawin. Kapag natutunan mo na, hindi mo na kailangan bumili sa akin. Unahin mo ang harina at asukal na haluin. Tapos, unti-unti mong isasama yung mga ibang sangkap, like water, tsaka itlog. Kailangan, tama-tama lang yung paghahalo. Gusto mo subukan? Sige. Ano ito ba? Dahan-dahan lang. Ayan. Alam na ba ito ng asawa mo? Di pa kasi, alam mo naman yun. Ayaw na ayaw na nga ako nagtatrabaho dito eh. Pag nalaman niya, basta lang magagalit yun. Ano ka ba? Sabihin mo na sa kanya. Siyempre, iba yung open kayo sa isa't isa, di ba? Tawagan mo na. Thank you.
Aloy? Anong gusto niyong dessert? May binili akong chocolates and ice cream. Ice cream! Ikaw, Rhea. Mamaya na natin kausapin si Mama. Tapusin na muna natin to. Kung hindi, papaluin kayo ni Nanay Rose. Hindi ko siya nanay. Iisa lang si Mama. Makalipas ang 6 na buwan na pagtitiis at paghihirap sa mapang-abusong amo niya sa Taiwan, sinuwerte rin si Joyce sa mas mabait na amo naman siya napunta. Pero may biro uli ang Tadhana. Dahil natuklas na ni Joyce na hindi lang pala ang mga anak niya ang inaalagaan ng yaya niyang kinuha nila. Hello? Ma? Rhea, anak. Ma? Si Papa po. Nakita ko po siya, kinikis niya po si Ate Rose. Ma, uwi ka na po dito. Ayoko po maging mama si Ate Rose. Sige, anak. Uuwi si Mama, ha? Bye-bye. Baka pag nakatikim ka na ng ibang bibingka, kalimutan mo na tong bibingka ko, ah. Pwede ba naman yun? E, paborito ko tong timpla mo. Ano ba? Makita ka ng mga bata, oh. Mga anak! Mama! Joyce! Bessie! Bakit hindi mo sinabi na darating ka pala? Gusto ko kasi kayong sorpresahin. Pero mukhang hindi kayo natuwa. Pangka, ano ka ba? Bakit hindi tayo umupo? Alam niyo may mga dala ko dito. Ito, mga chocolate, cup noodles. Kasi di ba paborito mo to. Oh! Bakit hindi ka makasagot? Bakit? Yung bibingka lang ba yan ang alam mong kainin? Pangka, anong pinagsasabi mo? Bakit hindi natin tanungin si Rose? Ang loyal kong best friend. Rose! Bakit ka umiiyak? Akala mo ba nakalimutan ko yung pasalubong ko sa'yo? Siyempre naman, hindi! Asan na ba yun? Alam mo, in-order ko pa to online. Ito, pangkamot! Kasi ang katikati mo! Kaya mo kumimukamot! Ayaw mo kumimukamot! Ayaw mo kumimukamot! Ayaw mo kumimukamot! Ayaw mo sa ibang bansa! Para lang sa inyo! Para sa'yo! Ayaw ka! Iniwan ko sa'yo at pinagkatiwala ko sa'yo ang asawa at anak ko! May pabese-bese ka ba? Walang kasalanan si Rose. Oo! At ako ang may kasalanan, hindi ba? Kasalanan ko to kasi ang linis ninyo! Ang linis-linis ninyo! Sa sobrang linis ninyo! Nakalimutan nyo na yung dumi ninyo! Nakalimutan nyo na yung mga konsensya ninyo! Huwag mo ako hawakan! Huwag mo ako hawakan! Dahil aalis kami dito ng mga anak ko! Halika na! Basta tayo! Sa pangatlong beses, nakipaghiwalay si Joyce sa ama ng anak niya. Pagkatapos noon, bumalik siya sa Taiwan para makapagsimulang muli. Sa pagkakataong ito, naiwan naman ang kanyang 3 anak sa pangangalaga ng kanyang nanay. Malas yata talaga sa pag-ibig si Joyce. Magbubukas pa kaya uli ang sinara niyang puso? Happy birthday to you! Happy birthday to you. Happy birthday. May ganto-ganto pa, ha? Happy birthday, Joyce. Thank you.
Joyce, ano eh? Pwede bang... Pwede ba tayo mag-dinner? Sa labas? Teka muna. Ano bang meron? Eh, wala naman. Meron lang namang isang lalaki sa iyong harapan. Na kayang ibigay ang kanyang buong puso. Tatanggapin mo ba? Yun, no? Mabana. Teka muna. Sige na, please. Sige na. Ang bilis, ang bilis, oh. Sige, sige. Pero sa dinner lang muna ako papayag sa ngayon. Sige, yes! Okay na ako doon, okay na ako doon. Hindi inaasahan ni Joyce na sa ika-apat na pagkakataon, muli palang kakatok sa kanyang puso ang pag-ibig sa katauhan ni Bert, isang Pinoy na nakilala niya sa Taiwan. Sa ngayon, masaya na uli ang puso ni Joyce at patuloy ang pag-iipon niya para sa tatlong anak at para sa negosyong itatayo niya pag-uwi niya sa Pilipinas. Magandang hapon. Ako po si Marian Rivera.